Hi guys, kumusta? Ito naman ang inyong lingkod, mga ka-OFW. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa paano makakuha ng exit visa sa Pulo Embassy dyan sa Riyadh, KSA, Saudi Arabia. Guys, una sa lahat, bago po tayo magsimula, subscribe muna please sa channel namin. Lunas Masai. Hi guys, this is Chris again. Thank you for watching and hey, welcome to my channel. This video for today is about my brother and his family, his wife. It can be his wife, his kids, or him. So I have included them in my channel. So watch this video. It's gonna be so fun. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe because we always do some fun stuff with my family, with Joso and my brother Francisco. So this is actually my family channel, including me and my family in the Philippines. So welcome and ngayon guys, pag-usapan natin kung paano nga ba makakuha ng exit visa at sino nga ba ang qualify na makakuha ng exit visa. Guys, ang makakuha lamang ng exit visa ay yung mga kabayan natin dyan sa Saudi Arabia, sa Riyadh o sa Jeddah o sa Dammam, parte sa Saudi Arabia, yung mga kabayan natin na namroblema sa kanilang amo, employer o sa kanilang kumpanya. Halimbawa, si kabayan ay nag-abroad tapos hindi natapos niyang kontrata dahil sa mga dahilan na ang kanilang amo ay hindi nagpasahod ng maayos o yung sinasaktan sila, yung mga ano natin, kabayan natin mga babae nagtrabaho dyan, sinasaktan, minamaltrato, or yung mga kabayan natin sa kanilang kumpanya na hindi sinasahuran ng tamang buwan, halimbawa 4 na buwan na 5 buwan hindi pasahod. Siyempre sa kabayan, gusto umuwi, pwede natin ilikramo yan. Pwede tayong pumunta ng embassy, pwede tayong umuwi. Pagkatapos, gusto mo nang umuwi, tapos hindi ka pwede pauwi kasi hindi natapos ang trata mo. O yung mga, basta yung mga may mga problema, yan po ang mga qualify. Basta, alimbawa, yung hindi natapos ang kontrata mo or yung matagal ka na sa kumpanya mo, hindi ka nakauwi dahil yung ikama mo hindi na-process sa kumpanya. Dahil sa mga, kasi dyan sa Saudi kasi guys, maraming mga kumpanya dyan na mga ano, mga hindi sumusunod sa batas ng Saudi. Binabayaan ng kanilang mga tauhan, basta magtrabaho lang dyan, yung mga ikama hindi inaayos or nawala yung ikama mo. Basta lahat ng mga may problema mga kabayan natin, yun ang mga qualified na makakuha ng exit visa. Yung mga amo nila, employer, kumpanya na hindi inaayos yung exit visa nila, hindi sila pinapauwi, gusto mo lang umuwi. So ang gagawin mo, pupunta ka ng embassy, doon ka humihingi ng exit visa. Ngayon, paano nga ba makakuha ng exit visa? Ano guys, step by step tayo para hindi tayo malilito. Kasi yung nakaraang vlog ko, nag-vlog ko sa ganitong topic, nagkalo-halo-halo, may nag-comment na magulo daw ang yung ano ko, yung vlog. Ngayon, step by step tayo. Una guys, yung topic natin guys sa paano makakuha ng exit visa. So simply gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, hindi ka pinupuwi ng amo mo, ng kumpanya mo, so gusto mo kumuha ng exit visa, so pumunta ka ng embassy. Ayun, pagpunta mo ng embassy guys, kailangan kompleto ka, kailangan yung ikama mo may nandyan, tapos yung or matagal ka sa kumpanya, expire ng ikama mo, kahit expire nandyan pa rin, kailangan yan. Passport, isa rin yan, ikama at saka passport, dalhin mo yan doon sa embassy. So pagpunta mo doon, may in-charge yun din dito sa kaliwa, yung pagpasok mo sa Riyadh, sa Pulo Embassy.
mahin sa Diyos kaliwa, doon ka mag, doon ka una magtanong, doon mo ibigay mo yung, ano mo, yung passport mo at saka ikama. Pagkatapos, ibigyan ka niya, ano yan, yung form. Ibigyan ka ng form, isulat doon yung mga problema mo. Una, isulat mo yung pangalan mo, yung ikama mo, kung kailan ka dumating, tapos anong problema mo, isulat mo, tapos anong kumpanya mo, yan, isulat mo yan, lahat, anong gusto mong problema. May ano yan, may naka, naka-detalye naman yun, yung pag, pipirmahan, ipilapan mo. Tapos, pirma ka, basta, ang pinakahuli na, ano yun eh, ang sabihin mo, gusto ko munang umuwi, kasi expired yung ikama ko or hindi ako pinapauwi ng ikang amo ko or yung kumpanya namin, hindi kami iniskaso, yung sahod namin, tapos gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, hindi ako pinapauwi. Basta, anong problema ang gusto mong isasabihin, isulat mo. Pagkatapos, ibigay mo sa kanya, ibalik mo, then hintay kang mga ilang minuto kasi marami din kayo ng mga nagka-problema. Ano yun eh, nakalinyar niyo kayo ganyan kasi. Pagkatapos, pagtawag sa pangalan mo, yata, ibigay ka yata sa number 201-203 doon sa Windows. Doon, pag sasabihin sa iyo ng in-charge, sir, pumunta ka doon sa kabayan, pumunta ka doon sa 201. Yan yata, kalimutan ko lang. Basta i-forward ko niya. Pag-forward ka doon, may tao doon or mga insert doon na ano tatanungin ka na anong problema mo. O siyempre sasabihin mo anong sinasulat mo, yan din sasabihin mo sa form. Pagkatapos diyan sasabihin ng sa insert sa pulo, masi, gusto ka namin papauwiin pero barcode, yung barcode na ibigay niya sa iyo para makauwi ka. Gusto yung barcode, guys. Yung papel may naka-Arabic na Arabic na kasulat doon. Tapos mag fill up ka. I-explain naman sa inyo yung naka-Arabic sa embassy, sir. Ito pwede ka makauwi dahil sa barcode. I-explain sa inyo, pero wala na kaming, yung embassy, sasabihin sa inyo, yung magsabi sa inyo, sir, wala na kaming pakialam kung may pira ka pa sa iyong kumpanya, basta ang sa amin lang, pauwiin ka namin. Basta wala na kaming pakialam, pagpirma ka dito, ang ibig po sabihin na wala ka nang makukuha sa inyong kumpanya. Halimbawa, may natira kang benepisyo o sahod mo ilang buwan na kailangan mo pang kunin. So, kung magpirma ka doon, it's either nga makuha mo yung pira mo sa kumpanya mo or hindi, basta pag nakapirma ka doon, ang nakalagay doon, wala ka nang pwedeng habol sa iyong kumpanya. So, automatic, yung embassy, ano sila, hugas kamay sila na kung anong mga problema sa kumpanya mo, wala silang pakialam. Basta ang sa kanila, tutulungan kang makauwi. Ayun, ganyan. Pag pumayag ka, o sige, kasi gusto mo nang umuwi, dahil may problema ka. Ayun, pag pumayag ka, yung passport mo, yung ikama, yung sabi ko nga kanina, kailangan dalhin mo yung passport at ikama. Ano yan, i-xerox. Asa ka yung kama mo, i-xerox. So, naka-stapler yan. Pagkatapos naka-stapler, pirma ka doon. Pagkatapos pirma ka, mag-tamark. Pagkatapos ang tamark mo, sasabihin sa'yo, maghintay ka ng mga isang buwan. Pagkatapos yung contact number mo, kailangan, yun ang ilagay mo sa iyong form, yung pinapilapan mo. Ilagay mo contact number mo kasi mag-text na sila sa inyo.
Or, halimbawa, kung gusto mo nang i-follow up, kasi minsan kasi dyan guys, hindi sila nagtitakes dahil sa busy sila. So, kung pwede mo lang, masakay ng taxi, ano lang dyan eh, ang minimum yata dyan, mga 100 o 80 real o 50 real kung malapit. Kailangan i-follow up yan. Pagdating ng 1 month, pag hindi pa nag-text, i-follow up mo. Kasi pag follow up mo, ang i-follow up mo yun guys, yung pag mayroon ka ng barcode. So yung barcode, pag dumating ng barcode mo, ang ibig sabihin niya ng barcode guys, yung binigay mong passport, kama mo, yung nag-fill up ka, i-forward niyan sa embassy sa Jawasat. Kasi titingnan niyan sa Jawasat kung may record ka ba. Halimbawa, may atraso ka doon. May utang ka or may kaso ka, kaso sa mga basta anong mga kahit ng kaso. Lahat ng violation mayroon ka doon, makikita niyan sa Jawasat. Pag makikita nyo, siyempre hindi ka bibigyan ng barcode. Pag may atraso ka, patawag ka sa embassy, so sabihin na itong kaso mo sir, kailangan mong pagbayaran. May utang ka, kailangan mong bayaran. O may kaso ka, kailangan mag-clear. So wala ka namang kaso, wala kang utang, cleared ka. So after 1 month, i-follow up mo or mag-tick sa'yo. Pero dyan guys, ako, nag-follow up ako eh. Hindi ako naghintay sa nag-tick sa akin. Pinapunta ko talaga yan sa isang buwan, dalawang bisis ko pinuntahan. So pagpunta mo doon, yung doon ka nag-fill up, nagbigay sa passport mo, yung ikama mo, punta ka doon, isasabihin, sir, i-follow up yun sa number 203 yata. Hindi ko lang alam, nakalimutan ko. I-forward ka doon sa ibang room. Sasabihin din doon, sir, mayroon na bang barcode ko? Sabi niya, ilang araw ka nang nagpunta dito? Sabi mo, isang buwan ako, sir. Titingnan yung pangalan mo. Sa akin, tinitingnan ko. Titingnan. Pag makita na pangalan mo, mayroon na ka doon, nakasulat doon, ang ibig sabihin, may barcode ka na. So, kukunin mo yung papel mo, pupunta ka naman doon sa PICAS, sa kabilang room na magpag-process sa iyong visa. So pagdating mo doon, fill up ka naman doon, mag-fill up ka naman, yung Xerox mo naman, passport mo, fill up ka naman. Pagkatapos, yung ikama mo, kukunin na nila. Yung ikama mo, hindi mo na madala yan. Ibigay mo ng ikama sa kanila, expired ba yan o hindi. Sila na ang hahawak niyan kasi sila na ang mag-process ng visa mo, exit visa. Sasabihin yan, after 1 week, maghintay ka or 2 weeks. Sa akin, 1 week lang guys, madali lang kasi pag may barcode ka na, madali lang, automatic na yan. I-asikasin na yan, nag-sit visa. So after 1 week, tatawagan yan. Yung contact number mo, yung naka-record sa ikama mo, yung contact number, yan ang tatawagan. Pag i-text. Ang mag-text yan guys, yung Jawasat na, hindi yung embassy. Yung Jawasat, mag-text na yan. Darating sa inyo message, may visa ka na, may marunong ka mag-print sa visa mo, pwede ka nang hindi mo na sa embassy. Pero kung gusto mo na hindi ka wala ng computer dyan, hindi ka marunong, babalik ka sa embassy after mag-tick sa iyo, babalik ka sa embassy, bin mo, may visa na ako, dumating na, yun, bibigyan ka ng visa. Bibigyan ka ng visa. Yan ang proseso guys. Pagdating makuha mo ng visa, pwede ka nang makauwi. Ngayon, pag-usapan natin kung paano makakuha ng libre ng ticket mula Saudi Arabia puntang Manila, mula Manila puntang Cagayan de Oro or Davao ka ba, saan ka namang sulok ng Pilipinas punta, bibigyan ka ng ticket. Pag-usapan natin sa susunod kong vlog kung paano makakuha ng libre ticket. Wala ka na guys, pag may
ang tawag sa iyo din kasi distress worker ka, yung mga ano ka, nagka-problema ba? Pag-usapan natin 'yan sa susunod na vlog ko na wala ka nang pag may exit visa ka na sa Canada, makakuha ka na. So ang ibig sabihin niyan, makauwi ka na. So ang problema mo naman ngayon ay yung ticket mo pauwi. Kahit wala kang babayaran, guys, pwede ka makakuha ng ticket. Pag-usapan natin yan kung paano ka makakuha ng libreng ticket na makakuha sa Pulo Embassy. Guys, hanggang dito na lang ako. Pag-usapan natin sa sunod. At sana i-like niyo ang yung video ko at i-share niyo. At least sa hindi pa naka-subscribe, paki-follow naman at subscribe sa channel namin sa aking kapatid. Kasi marami pa tayong pag-usapan tungkol sa OFW, mga problema or mga advantage kung paano makaipon bilang isang OFW. Kasi ako, guys, 11 years and 7 months ako nagtrabaho sa Saudi Arabia. Marami akong maitulong sa inyo, advice lang kung paano. Kasi pag may advice, guys, magbigay sa ating advice yung mga na-experience doon na kahit ano lang, salita lang, makatulong sa atin yan. Advantage na. So guys, hanggang dito lang ako. Please subscribe, ha, my channel. Salamat sa pagpanood. Bye-bye.